Gandang umaga sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Sa umaging ito, kayo ng mga kapatid na nasa inyong mga tahanan, ay magkakasama tayong sasamba sa Espiritu at sa katotohanan sa ating Panginoon. Nais nating patuloy na ipagpasalamat sa Panginoon ang kanyang pag-iingat sa bawat pamilya, ang kanyang provision sa mga pangailangan ng kanyang mga anak. Nakaraan ang halos 2 buwan ng ating buhay na punong-puno ng mga pagbabago. At dito ay nasubok ang ating salitang pagsunod. Dahil sa mga pagbabago na ngayon ay ating kinakaharap, sanhi ng COVID-19 o yung coronavirus. Nagkaroon tayo ng mga kautusan na dapat nating sundin. Pagalimbawa, sinabi, nasa ECQ tayo ngayon, nasa GCQ tayo ngayon, o nasa modified ECQ tayo ngayon. Ang sabi, stay at home. Ang sabi ay laging isusuot ang ating mga face mask. Ang sabi ay laging dadali natin ang ating mga quarantine pass para tayo ay makabiyahe. Bagay na naging irritable tayo sapagkat hindi tayo sanay sa ganitong sistema ng buhay. Pero wala tayong magawa kung hindi sumunod sa bagay na ito. Bakit? Ito ay kautusan. Kautusan na kapag hindi natin sinunod ay merong karampatang parusa. So dito, nagsimula ang mga mamamayan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa mga bansa na kung saan ay tinamaan ng COVID-19 na ito. At dahil dito, na-exercise natin ang salitang pagsunod. At ang isang bagay na dapat nating pansinin, may mga tao na sumusunod na labag sa kanyang kalooban. At may mga tao naman na sumusunod na maluwag sa kanyang kalooban. May mga taong sumusunod na punong-puno ng pagreklamo, pagtutol, at iba't ibang mga sisi na ipinupukol kung kani-kanino, lalo na sa mga tao natin sa gobyerno. Pero ang totoo, ang pangyayaring ito ay nangyari sa kapahintulutan ng Diyos dahil mayroon siyang gustong gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaugnay po ng bagay na ito, nais nating mag-aral sa isang katanungan na nagsasabi, what does it mean to obey God? What does it mean to obey God? Papaano ba tayo susunod sa ating Panginoon? At gusto nating kunin sa ating pag-aaral na ito na isang katanungan ay kunin ang isang familiar na mga talataan sa Biblia na siguro kapag ang isang kapatiran ay active sa church, alam na ilam ang kwento may kinalaman sa buhay ni Abraham. Pero bago tayo magpatuloy, tayo yumuko at sandaling manalangin. Amin pong patuloy na kinikilala ang presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa bawat tahanan na kung saan nandun ang aming mga kapatiran, nakasama namin sumasamba sa iyo ang panalangin namin, Panginoon. Turuan kami ng Banal na Espiritu. Akayin kami ng kapangyarihan mo na intindihin, unawain, at kung maaari ay sundin ang mga araling ito. Mangusap ka po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, sa ating pag-aaral, how can we understand God when He gave us a command? Or, pwede natin sabihin, what does it mean to us? Dalawang simpleng tanong, papaano natin inuunawa ang Diyos kapag siya ay nagbigay ng kanyang kautusan? Or ano ang kahulugan nito para sa atin? May 3 simpleng bagay tayo na nais nating pag-aralan sa umagang ito. Ito ay may kinalaman sa una, He has a reason why He command us. Pangalawa, we have to respond positively when He gives us commands. At ang pangatlo, there will be a reward when we obey Him. Itong 3 ito sa personal na pag-aaral ng mga talataan ay gusto kong sagutin batay sa aking personal na pagkaunawa sa pag-aaral ng Biblia. Una, yung sabi natin, may dahilan ng Diyos bakit tayo binibigyan ng utos. Pangalawa, marapat lamang tayo na sumunod ng totoo at tunay kapag may binigay
na utos ang Diyos sa atin. At ang pangatlo na gusto kong i-share sa inyo ay yung may gantimpala sa pagsunod sa Kanya. Now, bago ho tayo magpatuloy sa pag-aaral natin, hayaan po ninyo na magbigay po ako ng ilang mga pagkakakilanlan may kinalaman kay Abraham. Okay? Yung a little bit na introduction may kinalaman kay Abraham. Una, pansinin natin, sa panahon ni Noe, kanyang ginunaw ang buong mundo sa pamamagitan ng universal flood. Okay? Na ang unang dahilan or the main reason why God did it was because of their sin, the sin of humanity. Kaya niya iginawa ang parusang ito ay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Nang matapos ang baha, mayroon lamang 8 mga katao ang nanatiling buhay. Sila lang po yung 8 people left on the earth surviving. Sila lamang po ito. Sino-sino sila? Si Noe at ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, mga anak, at ang kanilang mga asawa. Na kung papansinin natin, sila ay sila Ham, Shem, at Japheth. Si Abraham ay sinasabing nagmula sa linya, yung tawag nating lineage ni Shem ang sabi rito. At kung ito ang ating papansinin, kaugnay nito ang ating Panginoong Jesus ay matutuklasan natin na sa linya ring ito, ng angkan nito, nagmula. So dahil dyan, kapansin-pansin nang si Abraham ay nasa 70 years old, the Lord called him and told to him to leave his place, his house, and all his family and go to the place where God would tell him. Yun ang utos. Sabi ng Panginoon, edad 75 years old, sabi sa kanya, tinawag siya ng Panginoon, iwanan mo ang iyong lugar. Okay? And then, iwanan mong bahay mo, ang iyong pamilya, sumama sa lugar na kung saan doon ko kayo dadalin. Pero kaugnay po nito, God promised him that he will bless him. And sabi dito, will become great and he also become a blessing to many people. Ano pong sabi? May pangako ang Diyos na pagpapalain niya si Abraham at ang kanyang lahi. At siya ay magiging dakila. At siya ay magiging pagpapala sa maraming mga tao. Ito po ay pangako ng Diyos. Pangako ay pagpapalain. Magiging dakila, sabi diyan, at magiging pagpapala sa iba. Ang kasaysayang sinabi, ito pong history nito ay makikita natin na si Abraham ay buong pusong sumunod sa Panginoon. At doon, makikita natin, hindi po siya iniwanan ng ating Panginoon sa kanyang lakbayin. Gusto ko pong pansinin niyo yung part na yun. Ano? Sabi dito, history tells that Abraham followed the Lord and the Lord did not leave him along his journey. Hindi po siya iniwanan sa kanyang lakbayin. 24 years ang nakalipas nang muli siyang kausapin ng Panginoon at ang sabi sa kanya ng Panginoon, magkakaroon ka ng anak sa iyong katandaan. Pansinin po niyo yan, magkakaroon siya ng anak sa kanyang katandaan. Kailan nangyari? After ng 24 na taon. At ang maganda, God fulfilled His promise in Abraham. Sabi dito, si Abraham ay nagkaanak na ang pangalan ng kanyang anak ay si Isaac. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham na siya ay magkakaanak na ang pangalan ay Isaac. After few years, nang si Isaac ay a little bit old or teenager sa kanyang panahon, the Lord talked to him again and asked him to go. Sabi dito, pumunta ka sa bundok ng Moriah para ikaw ay subukin in order to test him. Yun po ang gusto nating tingnan. Now, ang isang bagay dito ay inilagay po ng Panginoon si Abraham upang subukin. Na ang kanyang gagawin ay ihahandog niya
ang kanyang anak na si Isaac bilang handog na susunugin, burnt offering. Now, dahil dito, katulad ni Abraham, may mga ilang mga pagkakataon na kung saan tayo ay inilalagay sa katulad na sitwasyon upang subukin ang ating pagsunod sa kanya. Like Abraham, sabi dito, there are some instances where God is putting us into a situation where we can prove our trust and obedience to Him. Dahil dito, ang pwede nating sabihin at itanong ito, kapag ang mga bagay nito ay nangyari, how shall we view them? When these things happen, when those things happen, how shall we view them? Paano natin ito titingnan? So simulan natin ang ating pag-aaral sa puntos isa na ang sabi rito, God has a reason why He command us. Mayroon pong dahilan ang Diyos bakit niya tayo inutusan. Ito po ay upang subukin ang ating pananampalataya, to test our faith. In verses 1 to 3 and verse 12, makikita po natin ang ilang mga katotohanan ang nakapaloob dito. Sa verse 1, pansinin po natin, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Verse 2, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. Verse 3, two of his servants and his son Isaac, when he had cut enough wood for the burnt offering, he set out to the place God had told him about. Pansinin po natin, nang matapos na po ni Abraham ang mga preparasyon, ready na po silang pumunta sa lugar na kanilang pupuntahan para ihandog na susunugin ang kanyang anak. Okay. What was the main reason why God commanded Abraham to offer his son Isaac? Ano kaya ang dahilan? Bakit niya ito inoffer? The main reason is actually to test him whether he would fear God or not. Yun lang po ang simple dito, kung susunod ba siya or hindi sa Panginoon. Ano ba ang sabi sa verse 12? Kung titingnan po natin, at kanyang sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gagawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait ang iyong kaisa-isang anak. Pansinin niyo yung verse 12, ano ho? Pagkatapos ng verse 1 to 3, yung preparation ng paghahandog, verse 12, pinigilan siya na huwag niyang sasaktan ang bata. Sa mga pananalitang ito, makikita natin ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Okay? Kaagad-agad, nakita niya ang pagsunod ni Abraham. So, kung ito po titingnan natin, this statement, as you see, okay, sa ating binanggit kanina, ay binanggit, inaltered po ito ng mga anghel ng Panginoon, and immediately after his act of sacrificing was done. So, nung handa na po niyang gawin yung sakripisyo para sa Panginoon, ang sabi, kinausap siya ng anghel. Now, tingnan natin ang ilang katotohanan ng nakapaloob dito. Okay? I'm sorry. Una, sabi nito, the angel stopped him because Abraham was proven to be obedient to the Lord's command. Yun yung una. Pinigil siya ng mga anghel dahil nakita niya na siya ay handang sumunod. Pangalawa, now, yung praise dito na binanggit na you fear God is so significant in this drama para sa akin. Yung sinabi niya rito na huwag mong saktan ng iyong anak. Significant drama ito para sa akin. Bakit po? Ito po ang sabi nito. It means to reverence God as sovereign, to trust Him, sabi nito, implicitly, and to obey Him without question. Pansinin natin, ito ay may kahulugan na gumagalang siya sa makapangyarihang Diyos. Ang tiwala niya ay sumunod sa Panginoon nang walang kahit na anong tanong.
Sa dramang ito, mapapansin natin yung issue of faith. Okay? Importante rito yung pananampalataya. Kasi yung mga unang binanggit ko, hindi mangyayari kung wala ang pananampalataya ni Abraham na ating pinag-uusapan. Sabi po kasi, kung titingnan natin, dito ipinakita na walang malinaw na demonstrasyon ng pagkatakot o pag-aalala itong si Abraham sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Kasi mayroon siyang pananampalataya at pagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Ito pong gusto kong tingnan nyo rito. No? Kaya po siya hindi nag-alinlangan kasi mayroon siyang pagtitiwala, mayroon siyang pananampalataya sa Panginoon. And actually, kung babasahin po natin ang verses 4 and 5 ng talataan na ating pinag-uusapan, na sabi nito, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Babalik kami uli sa inyo. So tingnan niyo yung mga salita rito. Yung faith niya, no? Despite nung alam niya na ihahandog niya, papatayin niya yung kanyang anak, ang sabi niya, dito muna kayo ha, ako at ang aking anak, pupunta sa dako roon, sasamba kami sa Panginoon, and then babalik kami sa inyo. How would you analyze this statement? Paano natin ito uunawain? Si Abraham, kung papansinin natin, marahil sa aking palagay, ay nag-iisip ng ganito, na ang paghahandog ng kanyang anak ay di matutuloy pag sila'y nasa bundok na. Maaaring iniisip niya yun. O susunod ako, ihahandog ko siya. Pero sa likod ng isipin niya, marahil, I guess, ha, ay hindi naman matutuloy yun. Or nakatitiyak ako na hindi. Sapagkat ating makikita na sa istorya, sa bundok na kung saan doon sila inutusan, pagdating nila, gumawa siya ng altar. Okay, pansinin po niyo. Nung inutusan siya, kagad-agad pagdating nun, gumawa ng altar. Inayos ang kahoy na panggatong. At nang maayayos na ang kahoy na panggatong, tinalian niya si Isaac. At nang matalian niya na si Isaac, ay hinigan niya doon sa altar na yon na kanyang inayos. At pagkatapos, kinuha niya ang kanyang patalim at handang patayin ang kanyang anak. From verses 9 to 10. Definitely, gusto kong sabihin, hindi po yung kaisipan na hindi matutuloy, kundi ang totoo po yung sitwasyon na sabi dito, immediately ang sabi dito, Abraham built an altar, arranged the wood on it. So ano makita natin? Handa siyang sumunod sa sinabi ng Panginoon. The book of Hebrews in the New Testament has a very convincing explanation regarding Abraham's faith in relation to his sacrificing on his son. Alin po ito? Yung pong chapter 11, verse 17 to 19. Yung isang portion po nito na ang sabi po rito ay, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. So ano pong sinabi nito? Yung pananampalataya ni Abraham na subok ng kanyang ihandog bilang handog na susunugin ang kanyang anak. Siya ang tumanggap ng pangako ay handang ihandog ang kaisa-isang anak. Bakit po sinabi dito yung salitang siyang tumanggap ng pangako? He received the promise. May pangako sa kanya. At yung pangako, didiscuss natin mamaya. And then, hinihingi sa kanya ngayon na ihandog ito. Sa kabila ng katotohanan ng sinabi ng Panginoon sa kanya na sa pamamagitan ni Isaac ay magmumula ang maraming lahi na naging dahilan ni Abraham para muli siyang manampalataya na bubuhayin ang kanyang anak. Figuratively speaking, yun ang kanyang paniniwala, muling bubuhayin ang kanyang anak kasi ang pangako sa kanya ng Panginoon, sa kanyang lahi magmumula ang maraming salit lahi. Mula niya, muling ibinalik si Isaac sa kanya. O muling ibabalik sa kanya si Isaac. Now, tingnan natin.
Sa panahon na ang Panginoon ay nagsabi sa kanya na sa pamamagitan ng iyong anak na si Isaac ay dadami ang iyong lahi. Nanampalataya po siya rito. Hindi po siya nag-alinlangan dito. It is very clear here, Abraham believed that God will raise Isaac up after he has killed him. So muling bubuhayin pagkatapos niya itong patayin. Napakalinaw dito na si Abraham ay naniniwala na muling bubuhayin si Isaac pagkatapos siya ay mamatay. Bakit po ito sinabi? Kasi po, pansinin po niyo yung sinabi nung talata. Sabi po niyan, "We will come back to you." So ano nasa likod ni Abraham? Babalik siya. Bakit? Mabubuhay ang kanyang anak na iahandog sa Panginoon. Napakagandang bagay po nito. This faith, a belief and trust in the Almighty God that He is in control of the situation. Ulitin ko po to. That is faith. A belief and trust in the Almighty God that He is in control of the situation. Ito ang pananampalataya at paniniwala niya sa makapangyarihang Diyos na may control ng lahat ng sitwasyon ng mga tao. Now remember, the context of that belief is very much connected to, saan po? Dito po. Connected po yan sa pangakong yan. Alin po ba yung pangakong yan? The promise of God to Abraham through the offspring that Isaac has raised or descendant will become as numerous as the stars in heaven. In Galatians chapter, in Genesis chapter 15, verse 1 to 6. Ang sabi sa kanya, sa iyong lahi, yung offspring mo, sabi niyan, ay magiging sindami ang iyong descendant, sabi niyan, sindami ng mga stars sa heaven. Yun po yung gusto nating tingnan dito. Kaya sabi ko sa inyo, yung context ng paniniwala ay much connected dito. Kaya sa nanampalataya, kasi ito yung sinabi sa kanya. Genesis 15:1. Now, si Abraham, hindi po siya nawala ng pananampalataya sa Panginoon. Kahit ang kahulugan nito, napakaliwanag na yung kanyang minamahal, yung precious and only son niya, ay iahandog niya bilang handog na susunugin. Pansinin po niyo yan, hindi po nawala ng pananampalataya. Sa kabila nung alam niya na iahandog niya para sunugin ang kanyang anak. Bakit po? Pansinin po niyo, sabi dito, Abraham's faith is demonstrated by his willful obedience, believing that God is bounded to fulfill His promise to him that he will become the father of many nations. Pansinin natin. I-analyze natin. Bakit hindi siya nawala ng pananampalataya? Kasi naniniwala siya na sa kanyang pagsunod ng buong puso sa Panginoon, siya ay nangahawakan sa pangako ng Diyos, na ang sabi ng Diyos, He will become the father of many nations. Sa ating pong lakbaying spiritual, okay? In our Christian journey, bilang mga anak ng Diyos, mararanasan natin ang pagdalaw ng Diyos upang patunayan sa atin o patunayan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. May pagkakataon na nasaan nyo ng mga utos o command na tayo ay sumunod sa Kanya. He tells us to do something just to test whether we fear Him or not. So pansin po natin, ano? Sinasabi sa pag-aaral natin, sinusubok tayo. Sinasabi sa atin to do something just to test whether we fear or not. Atin pong alalahanin na ang ilang simpleng katotohanan na Kanyang iniutos ay tulad ng mga sumusunod sa atin pong Christian journey. Pag halimbawa, kung ikaw na nakikinig sa akin ngayon, bakit ka ba susunod sa Diyos? Kasi mahal mo ang Diyos at para matest ang iyong faith. Now, kung ang pag-uusapan ay ito, may ilang mga tanong ako dito na gusto kong tingnan nating maigi. Okay. In the issue of forgiveness. Sorry? In the issue of forgiveness.
may kinalaman sa pagpapatawad, handa ba tayong sumunod na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin, mga taong gumawa ng hindi mabuti sa atin, mga taong talaga namang sukal na sukal ang ating kalooban sa kanila? Handa po ba tayong sumunod sa utos ng Diyos? Patawarin sila. In the issue of giving, second point, sa panglawang bagay, may kinalaman sa pagkakaloob. Handa ba ang mga tinatawag na anak ng Diyos na sumunod sa utos na ipagkaloob natin ang ating ikapo, ang ating mga handog? Or kabilang tayo sa nangangatwiran, especially sa ganitong sitwasyon ng kahirapan ng buhay, ano ibibigay kung ikapo ay wala man akong kita? O walang problema, wala kang kita. Pero kung meron kang tinanggap, meron kang ibibigay. In the issue of giving, ikaw ba'y handang sumunod sa utos ng Diyos? In the issue of sharing the gospel, handa ba tayong sumunod na ibahagi ang mabuting balita sa mga tao? Alam mo ho ninyo, ito ang napakagandang pagkakataon ngayon. Ako ho, sinisikap ko na kahit sa isang friendship evangelism o indirect evangelism, ay nagagawa kong i-share ang gospel sa mga tao na masyadong nag-iintindi, nag-aalala, natatakot dahil sa virus na ito. Ito yung time para ma-share natin. Ang tanong, sumusunod ba tayo sa utos na ito? Humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Sumunod, ang sabi, in the issue of extending our hands to those who need your help. Opo, ito ang panahon ngayon. Handa ba tayong sumunod na tumulong sa pangangailangan ng ating mga kapwa-taong nangangailangan? Ang malaking question mark dito ay simple eh. Sa akin lang kulang pa eh. Kaya nga mapapansin natin, marami ay nakaabang sa mga reliefs na pwedeng tanggapin ng bawat isa. At hindi naman po masama ito. O sa ayuda na pwedeng ibigay sa atin. Tungkulin ng gobyerno sa atin ito. Pero tayo ba handang tumuwang sa mga nangangailangan? Isang question na dapat nating tingnan. Kasi sabi sa atin ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Extension tayo ng pagtulong sa mga pangangailangan ng ibang tao. Today, sa oras na ito, think of something which the Lord is really convicting your heart to prove to Him that you really love Him. Sa oras na ito, ngayon, umisip ka ng mga bagay na inalagay sa puso mo ng Panginoon na gusto mong gawin para magpakita ng pangamahal. Alam mo ninyo, simple lamang, your ultimate response is just obedience. Walang anumang katwiran, ang response lang natin ng mga anak ng Diyos on our Christian journey is to response sa Kanyang utos sa atin. Pangalawang bagay sa ating pag-uusap ay nagsasabi ng ganito, we have to respond positively when He gives us a command. Dapat po tayong tumugon, okay? Kapag Siya ay nagbigay ng isang tiyakang utos. Nilagay po natin yung salitang positive, positibong pagtugon sa utos ng Diyos. Sabi ko sa introduction kanina, naninibago tayo dahil ang daming bawal na dapat sundin at sukal sa kalooban natin ito. Sa pagsunod sa Diyos, marami pong pagkakataon parang hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Pero ang sabi sa puntos dalawa ng ating pag-uusap, we have to respond positively when He gives us a command. Sa verse 3 ng ating pong pag-aaral, tayo ay dapat tumugon, ang sabi ko kanina, kapag tayo binigyan ng tiyakang utos. Kung babasahin po natin ang verses 3 to 11 ng ating pong talatang pinag-aaralan, kabanatang pinag-aaralan sa chapter 22, makikita po natin ang dalawang particular steps on how, sabi dito, Abraham responded to God. Mayroong dalawang hakbang akong nakita na gusto nating ibahagi sa inyo kung papaanong itong si Abraham ay nagresponde sa utos ng Diyos positively. Pansinin po ninyo. Okay? Una, si Abraham ay sumunod ng walang
si Abraham ay sumunod ng may pagmamadali. Pansinin po natin yung puntos na ito sa verse 3. When the Lord told Abraham to go and offer his son Isaac, the Lord did not give the exact day or time. Tama po ba? Wala naman siyang binanggit na tamang oras eh. O tamang araw eh. So, sumunod po siya. With haste, ang sabi rito, nagmamadali. Pero tingnan nyo sa instruction sa kanya. Walang araw, walang oras. Pero pansinin po nyo, the place, region of Moria. The offering, Isaac. The manner of offering, burnt offering. So very clear, ang klaro, saan lugar? Moria. Sino? Si Isaac. Paraan? Handog na susunugin. Clearly specified itong mga bagay na ito. But the exact time or when should it be done was not instructed. Ako po, hula ko, sinadya ng Diyos o God intentionally omit that aspect. Hindi po niya, sinadya po niya na hindi banggitin yung aspetong ito kung kailan. In order to give Abraham the total responsibility to decide as to when he will do it. Iniisip ko, pinapalagay ko, hinuhula ko, hindi binanggit intentional ng Diyos kailan, anong oras, para si Abraham mayroon siyang talagang kumpletong responsibilidad para magpasya kailan at anong oras. Pero mapapansin po ninyo, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ang makikita natin, so, did he obey right away or did he delay it a little bit? Sumunod ba siya kaagad or nagpatumpik-tumpik ba siya? In verse 3, mapapansin po natin, tiyak ang sinabi po niya, early the next morning. Early the next morning, ang pagkakasabi ng talata, get up. Gumising siya ng maagang-maaga kinabukasan, inihanda ang lahat ng bagay, isinakay sa donkey ang dapat niyang dalhin, sinama niya ang dalawang servant, kasama niya si Isaac, na makaputol na sila ng mga kahoy na gagamitin panggatong sa kanilang handog na susunugin. Sabi dito, he set out for the place God told him about. So tingnan natin, kailan? Nagpasya siya immediately, walang patumpik-tumpik, walang bargain na 3 days, 4 days, or 1 week, or 1 month, kundi pagkatapos ng instruction, kinabukasan, magang-maga, inihanda ang lahat ng bagay. Abraham could delay his obedience by a bit of time. Pwede sandali muna. O pwede niyang sabihin, 1 linggo, 1 buwan. Pero hindi po. But instead, he made a resolve to obey him without delay. He wanted to obey God right away. Ang tanong ko, how about us? Pag mayroon bang utos ang Diyos sa atin, right away, ginagawa natin. Paumanhin na niyo ako, babalikan ko uli ito. Yung example na binigay ko sa inyo kanina, in the issue of forgiveness, right away ba tayo sumusunod sa Diyos? Pag tayo nagbasa ng Biblia, nakinig tayo ng salita ng Diyos at tinabi sa atin ng Diyos, patawarin mo ang mga dapat nagkasala sa iyo, immediately ba may action tayo? Tinuro ng God sa atin, ikaw na anak ng Diyos, bahagi ng iyong pagmamahal, ibibigay mo ang iyong kapo, ibibigay mo iyong mga handog, tumutugon ba tayo immediately? In the issue of sharing the gospel, matapang ba tayong introduce si Christ sa mga tao, especially ngayon na maraming natatakot? In the issue of extending our hands to those who need your help, immediately ba tumutugon tayo? Meron po akong dinagdag dito na kanina ay wala. Eto po yon. Ano pong sabi rito? In the issue of changing your bad attitude or relationship. Sa issue po, na dinidil tayo ng salita ng Diyos na yung mga pangit na pag-uugali ni Pastor Willy ay itama at ayusin.
yung relasyon ko ay ayusin. Sumusunod ba ako sa Panginoon? Yung bang hindi magandang ugali, pagiging tamad, pagiging maramot, pagiging masungit, mga attitude na hindi magaganda, at kinukonfront ka ng Word of God, immediately ba sumusunod tayo? Or we intentionally or unmindfully delayed His command to the point that some of them were already forgotten. Sinasadya natin, iniisip natin na i-delay ang pagsunod sa utos ng Diyos na nagdadala sa atin para makalimutan natin ito. Si Abraham, immediately, right away, kahit hindi binanggit ng Diyos, bukas, kinabukasan, ginawa niya. Yan po yung unang na-observe ko doon, na hakbang na ginawa niya. Pangalawang hakbang na ginawa niya, ito. So ano po yan? Abraham obeyed with resoluteness. O ang gusto nating tingnan dito yung determined, firm, na ang ibig sabihin ay firm siya, determinado siyang gawin ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Alin po ito? Sinabi po ni Abraham sa kanyang kasaysayan na yung kanyang mga kasama, yung dalawang servant, kasama niya si Isaac, sila ay nag-travel. Okay? Mula sa kanilang bahay, papunta sa lugar na kanilang pupuntahan, within 3 days. Pansinin po nyo, within 3 days. Firm po siya doon. Determined po siya doon. 3 araw sila naglakbay. Now, let us try to imagine and think some of the things that could, na pwedeng pumasok sa utak ni Abraham habang sila ay naglalakbay. Pwedeng pumasok sa kanyang isipan yung ganito. Ano sasabihin sa kanya ng kanyang asawang si Sarah sa kanyang ginawang ito? Or, sa palagay ba ninyo, sinabi kaya ni Abraham kay Zara ang kanyang plano na ihandog ang kanyang anak para maging offering sa Diyos? My personal belief, hindi. Hindi po niya sinabi. For one reason, maaaring hindi siya maunawaan ni Sarah sa idea ng sacrificial act na kanyang gagawin. Pangalawa, naniniwala siya na babalik siyang muli kasama ang kanyang anak sa kanilang bahay. Kasi ang pangako sa kanya, simple lamang. Sa kanya magmumula ang malaking maraming lahi. So, makita natin, dalawa, hindi niya na sinabi kasi hindi maintindihan. Pangalawa, naniniwala siya na babalik siya sa bahay kasama ang kanyang anak. Ano po kaya ang itinuturo ng bagay na ito regarding sa planong ito? By this time, si Isaac, teenager na, tulad sinabi ko kanina. And perhaps, kung titingnan natin yung verse 6, simpleng-simple, Abraham took the wood, no, yung panggatong, and then pinapasan niya sa kanyang anak, yung offering, yung kanyang gagawin, and then, pagkatapos nito, nakahanda na yung panggatong, nakahanda na yung apoy, nakahanda na yung knife na gagamitin. Kung ating pong papansinin, yung dalawa went on together. Naglalakbay sila, siyempre. So, sabi ni Isaac sa kanyang tatay, Tay, may apoy na tayo, may kahoy na tayo, pero nasaan ang handog na susunugin? Yun ang matindi. Kung ako si Abraham, mabigat sa akin ito. Tinawag ang aking pansin, may panggatong na, may apoy na, meron ng knife, nasaan ang ihahandog natin sa Panginoon? Pero pansinin po ninyo, when they reached the place God has told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. So anong gusto kong tingnan? Tulad sinabi ko kanina, inayos niya, tinalian niya si Isaac, nilagay ito sa top ng mga kahoy sa altar, and then nung kukunin na niya yung knife para patayin ang kanyang anak. This is the most dramatic scene of all in the Bible stories I have ever encountered. Oh, para sa akin, napaka-dramatic nito sa maraming kwento
Sa banal na kasulatan, dramatic ito. Bakit po sinabi kong masyadong dramatic ito? Tingnan po niyo yung scenario. Si Abraham, tinatalian niya yung kanyang anak. Willing siyang patayin. What could possibly be in his mind? Ano kaya nasa utak niya? Well, tulad sinabi ko, naniniwala siya na pagkatapos ng paghahatdog, muling bubuhayin si Isaac. But it is very possible na si Abraham ay walang apprehension, walang pag-aalala na mawawala ang kanyang anak. He might be thinking of the idea, what if hindi na muling mabuhay ang aking anak? Pero pansinin po ninyo, ito po yung gusto kong bigyan ng diin dito. But he did not yield to the negative thoughts. Instead, he made a resolve that he will obey God no matter what. Pansinin po niyo yan. Hindi po siya lumuhod, sumuko sa mga negatibong kaisipan. Sa halip, ang sabi po niya rito, he made a resolve that he will obey God no matter what. Ano man ang mangyari, susundin niya ang Panginoon. Napagandang paalala sa akin at sa iyo ng bagay na ito. Ano kaya ang nasa isip natin ngayon kung kayo ang nasa lugar ni Abraham? Remember, the Lord told him that from his offspring will come a great nation. So ako naniniwala na yung within 3 days of journey, pwedeng nag-aalala siya at pumapasok sa isipan niya ang maraming mga nangitipong kaisipan at pagkalito. However, he chose to stick to the promise of the Lord. Nanatili po siya na panghawakan ang pangako ng Diyos at naniwala siya. He who made a promise will never fail him. Siya na nagbigay ng pangako ay hindi siya bibiguin. Perhaps, we may say that we are not matured as Abraham. Pwede pong isipin natin ito. Eh, hindi naman ako katulad ni Abraham na ganong kamature na yung anak ko ay dadaling ko sa isang lugar para doon ay patayin at ihandog sa Panginoon. Tama naman po yun. Kabilang na po rito yung lahat tayo ay merong mga emotions. We have all the inclination to complain or reason out to God. Hindi ho ba pag may utos, common sa atin ang pagko-complain, ang pagreklamo, ang pangatwiran? Tulad ng introduction ko, ang dami nating katwiran. Nagagalit tayo sa mga batas na pinaiiral sa atin. Ayaw nating sumunod. Ano nangyayari? Nadadagdagan ang biktima ng coronavirus. Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, ano mangyayari sa atin? Ang sabi po natin, nato sa inclination tayo ng pagrereklamo at pagsabi sa Panginoon ng kung ano-ano. But like Abraham, we also have the capacity to choose whether we will obey or not God with resoluteness or obedience is always a matter of choice. Ano po gusto kong tingnan natin dito? Tulad ni Abraham, may kapasidad siyang pumili kung susundin ba niya ang Diyos kaagad-agad. Pero tingnan po natin, obedience is always a matter of choice. Nasa pagpili po ito. God has a reason why He commands us. 2, we have to respond positively when He gives command. And 3, at ang huling punto sa pag-uusap natin, sabi po rito, there will be a reward when we obey Him. Ito po yung gusto kong tingnan natin at ito po ang karaniwang gusto ng mga tao, yung reward. Pansinin po ninyo, nung ibinalita na yung mga nasa ECQ ay magiging GCQ, ay naglabasan lahat. Tuwan-tuwa. Tingnan mo ang mga kalsada. Nung Sunday, ang mga mall punong-puno na, o hindi naman punong-puno, kundi maraming tao ang dumating. Bakit po?
Kasi meron ng kaluwagang ibinigay eh. Pero ano mapapala nila kapag hindi siya sumunod? Sabi nga natin kanina, pwedeng mahawa. Pero alam ba ninyo, sa pagsunod, mayroong reward. Kung susundin natin ang mga batas, hindi tayo mapapasama. Ito po ang gusto nating tingnan. Okay? Sabi po rito, the good thing about God, when He gives a command, sabi rito, is that we always He always bestows blessing as a reward for our obedience. Ang magandang bagay sa Panginoon, kapag nabigay siya ng utos, laging may kalakip na pagpapala sa kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon. Total din naman tayo, napakahilig natin sa blessing. E sumunod na tayo sa Panginoon kaysa matigas ang ulo natin. Almost every time God gives a command, He has promised blessing to be released. Napakainam po ito. Sa lahat ng pagkakataong kapag nagbigay ng utos ang Diyos, sabi dito, mayroon siyang pangakong pagpapalang ibibigay sa atin. God's command to Abraham, yung pong utos na ibinigay ng Diyos kay Abraham, may kalakip na katiyakan ng pagpapala. More than 10 decades before Abraham fulfilled his act of sacrifice, pansinin po ninyo, almost 10 decades pagkatapos na ang Diyos ay, na si Abraham ay sumunod para yung act ng sufferings ay kanyang gawin, God has already explained to him the blessing. So, ganun pala yun. 10 taon nakararaan, ipinaliwanag na ng Diyos kay Abraham yung pagpapala na kanyang tatanggapin sa kanyang gagawing pagsunod. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. The Lord said to Abraham, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land. I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. And I will make your name great, and you will be blessing, and I will bless those who blessed you. And whoever cursed you, I will curse. And all the people of the earth," sabi rito, "will be blessed through you." Anong pangako ng Panginoon? Chapter 12, bago yung chapter 22, sabi po, pangako ng Diyos kay Abraham, alisin mo, ilisanin mo ang iyong bayan, yung mga bahay na binigay sa iyo ng iyong mga ama, yung lupain na bibigay ko sa iyo, puntahan mo. At sabi niya, tulad sa isang dakilang nasyon, ibibigay ko ang pagpapala sa iyo. At ang iyong pangalan ay magiging dakila, ang sabi nito, and you will be a blessing, and I will bless those who blessed you. Ang ganda po nito. Yung pagpapalain niya, pagpapalain ng Panginoon. Pero ang sabi niya rito, yung susumpa sa iyo, yung aaway sa iyo, ay magiging kaaway ko. And all people on earth will be blessed through you. Ito po, 10 dekada na ang nakaraan, ipinangako ng Diyos sa kanyang mga kausap na mangyayari. After more than 100 years, God remained again to His promise. Blessing is more detailed expressions. Pagkatapos ng maraming mga taon, nanatili ang Panginoon sa kanyang mga pangakong pagpapala na detalye niyang binanggit. Ang totoo, from verses 15 to 18 ng Genesis chapter 22, pansinin po natin, God said to Abraham, the angels of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear myself, declares the Lord, that because you have done this and have not yielded your son, your only son, I will surely bless you. I will surely bless you and make your descendant as numerous as the stars in the sky and as the sun in the seashores. Anong sabi? Niliwanag pang lalo. Daan taon na nakalipas. Magpapalain kita. Ang iyong lahi, sindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Your descendant will take possession of the cities of their enemies.
Sipin po niyo yan ang pangako, aangkinin ninyo yung lahat ng lupain ng inyong kalaban at ang inyong lahi of all nation on earth, sabi nito, will be blessed, yung offspring niya, pagpapalain ng Panginoon. Because, anong dahilan bakit niya pagpapalain? Because you obey me. Because you obey me. Let us try to analyze itong bagay na ito sa huling puntos ng ating mga pag-aaral. Kung papansinin po natin, God's blessing to Abraham, okay, entails there are actually three aspects of blessing that were included. Ito po yung tatlong nakita natin sa mga talataan na pagpapala ng Diyos. Three aspects po yan. First, ang sabi po dyan ay yung biological sa verse 17b. From the line of Abraham will come a race which the Lord Himself called them chosen nation. A nation which later on was called Israel. Hallelujah. Biologically, anong sabi? Yung kanyang lahi na ay tatawaging God's chosen. No? Chosen nation. And later on, ang sabi, called Israel. Second na blessing na ibinigay sa kanya, hindi lamang yung sabi natin kanina ay biological, kundi geographical. Verse 17c, when Abraham was still 99 years old, a year before Isaac was born, God has made a promise to him that his descendant will have a land of their own. His descendant will have a land of their own. So lalawak po yung kanyang nasasakupan. No, ang sabi po niya rito, ang pangako, yung iyong mga kamag-anak, magkakaroon pa ng karagdagang mga lupain. Sa Genesis chapter 17, verse 8, the whole of Canaan, sabi ito, where you are now alien, I will give you as everlasting possession to you and your descendant after you, and I will be their God. Ito ho ang maganda rito. Lalawak ang iyong lupain, kasama niyo ako, sabi niya, at ang iyong lahi, at ang sabi niya, I will be their God. Ako ang kanilang magiging Panginoon. This promised land, itong pangakong lupain ito, was called Canaan. In the ancient time, is now the center of attraction of all the world, called Israel, the powerful nation in the Middle East. At pwede kong i-testify kung anong lugar ito. Itong sinasabing chosen nation, itong sinasabing center of attraction, napakaliit na bansa. Pero habang naglalakbay kami sa maluwag na kalsada, sa lugar na kung saan disyerto, makikita mo yung mga tanim na mga puno, maliliit na puno, pero hitik ng malalaking bunga ng mangga, mga prutas na napakalaki ng mga bunga, pero sila po ay disyerto. Amazed na amazed kami habang kami naglalakbay, yung aming tour guide binabanggit yung mga bagay na yun. Ano nakita namin doon? Yung pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos. I will be their God. Ilang nasyon na ang nagpipilit na digmain sila at sakupin sila, hindi sila nagtagumpay. Bakit? Chosen nation. Pinili ng Diyos. Third, sabi rito, spiritual in verse 18. This is spiritual in a sense that through Abraham's line will come the Savior. Sa linya ng pamilya ni Abraham, darating ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Whom anyone who will believe, sabi rito, will have everlasting life. And His name is Jesus. Glory to God. Spiritual blessing. Line ng pamilya ni Abraham, darating ang Savior, ang Panginoong Jesus. All this promised blessing of the Lord to Abraham has been fulfilled because Abraham trusted and obeyed God. Brothers and sisters in Christ, in the Lord, the God of Abraham
is the same God that we know and we serve. Yung pinaglingkuran niya noon, pinaglingkuran natin ngayon ay pareho. In the same way, God who wants to bless His people, however, just like Abraham, there are some instances where He intentionally put a spurs in some kind of testing in order to prove how we fear Him or how we obey Him. If He finds us faithful, His many blessings will come about to fulfill His purpose for His own glory. Kapag tayo nasumpungang matapat, ang Kanyang maraming mga pagpapala ay Kanyang tutuparin para sa Kanyang kalawalhatian. In closing, gusto nating tingnan ang katotohanan ito. Our God is unchanging or never changes God. Hindi po siya nagbabago. James 1:17, ang sabi po rito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like a shifting shadows. Sa Malakay chapter 3, verse 6, ang sabi, I, the Lord, do not change. At ang Hebrew chapter 1, verse 12b, ang sabi, but you remain the same, and your years will never end. Pansinin po niyo yung mga realidad na yan. And your years, sabi dyan, will never be the same. Church, He is the God of the past, present, and the future, who does not change in dealing with His people. He is the God of blessing. He always wants to bless His children who are willing to obey His command. There is always benefit if you obey God. It's always to our advantage if we choose to obey God. Kapatid, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay nananatili, hindi nagbabago sa Kanyang mga anak. Ang pagpapala na pinangako ng Diyos sa Kanyang mga anak, kapag tayo sumunod, ibibigay niya. Ang sabi natin, there is always benefits. Laging may pakinabang sa mga anak ng Diyos na susunod sa Kanya. It is always our advantage if we choose to obey God. Church, mga kapatid ko sa MSJ IRM, sa mga kapatid ko sa IRM Lloydminster, sinasabi ng Panginoon, may pakinabang sa pagsunod sa Diyos. Tahas ang kung sasabihin, huwag matigas ang ulo mo at ang ulo ko sa pagsunod sa kalooban ng Diyos upang ang pangakong pagpapala ay maranasan natin. Magandang umaga, pagpalain tayo ng Panginoon.